Nauunawaan mo ba ang tunay na kahulugan ng pagiging hari ni Jesus? Isang puspos ng pananampalatayang linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Ipinagdiriwang natin ngayon ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Jesus sa Jerusalem. Hudyat ito ng pagsisimula ng mga mahal na araw. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang ihanda na ang puso at isip sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Malapit na sa Jerusalem ang maraming taong sumusunod kay Jesus at pagdating nila sa Bethsabe at Betania sa may bundok ng mga ulipo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagaan. Pumunta kayo sa kabilang ibayo at may makikita kayo roong isang asnong nakatali na di pa nasasakyan ninuman. Kalagan niyo ito at dalhin sa akin. Kung may magtanong sa inyo, ano ang ginagawa ninyo? Sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon, pero ibabalik din kaagad. Umalis sila at nakita ang asnong nakatali sa labas ng pintuan at kinalagan nila ito at sinabi sa kanila ng ilang naroon, Bakit nyo kinakalagan ang asno? Tama! Isinagot nila ang sinabi ni Jesus at pinabayaan sila ng mga tao. Kaya dinala nila ang asno kay Jesus at isinapin dito ang kanilang mga balabal. At naupo rito si Jesus. Marami naman ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at may iba pang naglatag ng mga sangang pinutol nila sa bukid. Sumisigaw ang mga taong nangunguna at sumusunod sa kanya. Hosana! Mapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Mapalad ang dumarating na kaharian ng ating ninunong si David! Hosana! Luwalhati sa kaitaasan! Natatandaan ko po nung bata pa ako na kapag ipinagdiriwang na ang linggo ng palaspas, isa ako sa mga batang umaawit at naghahasik ng bulaklak kapag ang pare o obispo ay daraan sa aming patio patungo sa loob ng simbahan. Ang sabi ng matatanda, dapat lalagyan ng sapin o belo ang daraanan ng pare dahil ang pare daw ang sumasagisag sa Kristong Hari. Sabi ng lola ko, papasok na daw po kasi si Kristo sa Jerusalem. Hudyat na mga mahal na araw na. Bawal na ang kumanta ng malakas at magpatugtog ng radyo na malakas. Bawal na ang disco at picnic. Noon ito, sana ganito pa rin ngayon. Para lubos nating madama ang mga mahal na araw o linggo ng Pangilin. Sa mga araw na ito, makabubuting maglaan tayo ng mahabang panahon ng pananalangin. Pag-uusisa ng ating sarili kung kumusta na ba ang ating relasyon sa ating pamilya, kapitbahay at komunidad. Mga kapanalig, kausapin natin ang Panginoong Jesus sa mga mahal na araw na ito. Amen. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagiiwan sa inyo ng mga katagang pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawang gaway gawing panuntunan ng paglalakbay natin ngayong panahon ng Paresmay maging mabunga at makabuluhan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion.
We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.